recently, nagpalit tayo ng gulong. Ang pinakabit natin ay Beastar. Ito. AT80 at 9080 14. Subukan natin kung makapit ba talaga. So yung odo ni Pinky nung nagpalit tayo ng gulong ay 60,877, tapos ngayon ay 61,132, so naka 255 kilometers na tayo. Although puro city driving lang yon, hindi pa natin siya na ilo long ride, ngayon lang ulit. At saan pa ba mas maganda subukan ang gulong kung makapit talaga? Kung taga Cavite ka, ito ang pinakamagandang area. So, andito tayo sa gateway papuntang kay Biang Tunnel, which is known sa mga riders na maraming twisties, maganda ang kalsada, maluwag. Kaya dito natin, try natin bumangking, try natin isagad. Although ako yung tipo ng rider na hindi talaga magaling bumangking, more on city drive lang kasi ako usually, pero itatry natin isagad para malaman natin kung gaano talaga kakapit yung Beastar. So tara, let's do this. Subukan natin yung Beast. Alright, so gamit natin ngayon yung ating binili na or in order sa Shopee na bagong mic para kahit pa paano ay meron naman tayong audio. Kasi nga, di ba, nung nakaraan nasira yung GoPro natin, hindi tayo makapagsaksak ng external mic sa kanya. So ang ginawa natin, bumili tayo ng external mic, tapos sa phone na lang tayo nag-record ng audio. Ito yung receiver niya, tapos yung transmitter, which is yung mic, ay andito sa loob ng helmet nakakabit. So ito, nakasaksak siya sa phone at nagre-record siya ng audio ngayon. Although mas maabala sa pag-e-edit ng konti, kasi syempre i-match mo pa yung separate na audio sa video, pero okay lang, at least makapag-record tayo ng audio habang nagra-ride. Woo! Ganda ng view dito. Hi Biang, baby! Testingin natin yung Beastar. Tara! Woohoo! Mas maganda talaga kapag weekday kayo pupunta dito. As you can see, wala masyado nag-ride. Actually, pa-weekend naman na kasi Friday naman eh. Pero mas matindi talaga kapag Sabado, Linggo. Dami talaga nag-ride dito. Nako, dumidilim ah. Wala pa naman tayong kapote. Ay, meron pala, meron. And malapit na yung mga twisties. Woohoo! Let's go! Puerto. Ano ba yan? May kainan ba dyan? Tinagal-tagal ko lang dumadaan dito. Hindi pa ako nakapasok dyan sa Puerto Azul na yan. Ah! Lubak. In fairness, kahit medyo malubak yung kalsada tapos sa uphill, kumakapit ah. Woo! Downhill naman yun. Woo! Namiss ko magkaibiyang. Medyo matagal na rin since nung last na punta ko dito, nakasasakyan pa yata ako. Sarap!
ganda talaga ng panahon dito. Dahil mapuno, eh malamig. Okay, so kahit medyo tumatakbo ka ng 70 to 80, tapos merong kurba, stable naman yung gulong, hindi naman siya nagwawabol or something. So what more sa low speed tapos matinding bangkingan, siguro mas okay siya. Grabe! Ang sarap ihiga ng gulong na to. Although bago pa rin naman kasi, kaya syempre matik makapit talaga. Ah, ito matinding corner. Woo! Pag gantong gulong mo, magiging confident ka talaga sa corners. Sarap. Pero kailangan ingat pa rin syempre. Kasi gaya nga nung nabanggit ko kanina, ang skill natin ay hindi naman pang hardcore bankingan talaga. So kahit gaano kakapit yung gulong mo, kung bopuls ka naman magmaneho, di ba? Wala rin. So kailangan ingat-ingat pa rin. Pero so far, so good. Parang last banking ko na ganito eh, back in the days na naka-Raider J pa ako. Tapos madalas kami dito sa Kaibiyang. At nagagawa ko lang yon yung hardcore na bankingan, kasi nga kapag marami kang kasabay, kumbaga ayaw mo magpahuli. Kasi nakikita mo, bumabanking sila, so nape-pressure ka din, bumabanking ka na rin. Di ba? Yung mga ganun. Pares Gaming dito sa Kaibiyang. Ito yung Kaibiyang. Ito yung kainan mismo. Bago ka pa pumasok ng Kaibiyang. Ayan yung mismong tunnel. Kain muna tayo bago ituloy ang malupit na bangkingan dito. Okay, so busog na. Ayan, may mga nagpipicture. Masarap ang Topsy dito sa Kaibiyang. Pero yung Pares, meh! Walang lasa! Anyway, diretso lang tayo ng konti. Medyo nabitin pa ako eh. Tapos balik na rin kasi magbubukas pa ng shop. Time check, ano oras ba? 10:07. So pwede na yun, magbubukas tayo mga 12 or 1pm. Half day. Ah, ito na naman, bankingan na naman. Woo! Checkpoint. View deck. Woo! Ganda. Higa ulit. Woo! Sarap. So gusto niyo ma-enjoy ang bangkingan, mag-beast tayo na rin kayo. Solid. Ganda dito oh. So far so good. Ang ganda ng kapit. Alam mo yung, yun nga, nabanggit ko kanina, hindi naman ako hardcore na klase ng rider pagdating sa bankingan, pero itong gulong na to, dahil sa kapit niya, eh mas nagkakaroon ako ng confidence na mas mag-lean sa mga corners. Hindi katulad nung dati na nung di pa tayo nakapagpalit ulit ng gulong, medyo dinadaga talaga tayo bumangking. Pero ngayon, yan, kahit may konting speed tayo pagdating sa corners, kayang-kaya naman. Basta syempre, huwag mo lang i-overestimate yung sarili mo, di ba? Dapat
doon ka pa rin sa dapat alam mo yung limitation ng skills mo. Pero so far, sarap, sir. Grabe, dati hindi ko nagagawa yung ganun. Pero dahil sa Beastar, kayang-kaya na. Kahit may konting lubak tapos tumalbog ka ng ganun, makapit pa rin siya eh. Although pagdating dito sa markings ng kalsada, ramdam ko na dumudula siya. Well, kahit anong gulong naman siguro, kasi kalaban talaga ng mga gulong natin yan eh, yung mga markings na yun eh. Lalo kapag yung sobrang fresh tapos nakaumbok. Yan, medyo delicates talaga tayo dyan. Pero pag sa normal na kalsada, kita nyo naman, wala pa ako na experience so far na dumudulas siya. Kahit may lubak dun sa mismong corner, all goods naman, stable naman siya. Woo, what a view! Alikabok! Yung ginagawang kalsada. Basic na basic sa Beastar ang ganitong mga bangkingan. Excited tuloy mag-north loop! Grabe! Alam mo yung tumaas yung level ng confidence mo dahil nalaman mo na quality talaga yung gulong. Siyempre pag nag-north loop ka, andahay mo madadaanan talaga na ganitong mga twisties. Boring talaga pag may sasakyan sa una. Unahin nga natin to. Una ka na. Okay. Woo! sarap. Sarap ihiga. So, andito tayo ulit sa spot kung saan tayo nag-umpisa kanina. At ito ang kalagayan ng gulong natin ngayon. Kung mapapansin nyo, hindi nga natin naisagad po. Hanggang dito lang yung nakaya natin ihiga. Ang dami pa rin chicken strips. Ito naman yung sana. Hindi natin naisagad. Well, gaya nga nung nabanggit ko kanina, hindi naman kasi ako talaga hardcore pagdating sa bangkingan. So, ano nga ba ang final verdict natin sa ating gulong na Beast Tires? Well, dahil sa gulong na to, tumaas ang confidence ko. Lalo na kay Pinky na matagal-tagal ko nang hindi na ibabangking. So, goods na goods siya. Pang long ride, pang daily use. Na-try ko na siya sa city. Okay naman, stable naman. Kapag sumisingit-singit ka, hindi siya mawabli or something. Kapag umaakit ka sa mga gutter o sa mga uneven roads, all goods naman siya. Never pa ako naka-experience na parang dumulas. Tapos, ayun nga, sa cornering, sobrang ganda. Sobrang kapit talaga, promise. Ang lakas mo ka-boost ng confidence ng gulong na to talaga. So sa mga nagbabalak magpalit ng gulong, try nyo na rin ang Beastars. Solid talaga. Sulit na sulit ang decision ko na ito naman ang subukan natin. Kasi nga, meron tayong upcoming North Loop. So ngayon, mas confident ako at mas hindi ako kabado para sa ride na yun kasi mahaba-haba. Dahil alam ko na reliable yung gulong natin at makapit. So,
So dito ko na po tatapusin ang vlog. Kung nagustuhan niyo yung video, please like, share, and subscribe. And see you sa next content. Peace!